Japanese came out with a statement. Sa bawat Hapon na mamatay, 10 Pilipino ang papatayin. Ang sinagot niya ganito, sa bawat Pilipino na mamatay sa kamay ng Hapon, 100 Hapon ang papatayin ko. The Hunter Sarotesi became much admired by the people. Bawat lalaki sa buong baryo, kumampil po sa kanya. We are talking about estudyante ng mga tao, 18 years old, mag-umpis ang gera, lumalaban sa mga veteranong sundalo. The selected few fought with nothing but this. They prevailed. Of course, the most important factor there is the fighting spirit. The desire to free oneself of a foreign aggressor. His concern was always, papano na ang veterano? He had this firm belief na ito mga ito, mga bayani, and hindi dapat pabayaan. Ngayon talagang taong veterano na ang every veteran nag-a-identify sa kanya. He told us never forget the dignity of the Filipino fighters who sacrificed their lives. He was a very brave man who fought for the veterans' rights. And that was his greatest legacy. It shows what one Filipino can do to love his country and to love his people. Una, talino. Pangalawa, tapang. Pangatlo, paglilingkod. Pero yung tatlong katangian na ito, pwede mo siyang isuma sa iisang konsepto. At ito yung kagitingan. Balon.